ang pagkain ng sariwang gulay, halos kasing kahulugan na ng pagkakaroon ng healthy lifestyle. At sa panahon ngayon kung saan ang lahat ay nagnanais mapabuti ang kanilang kalusugan, mas nagiging mahalaga ang pagsama ng sariwang gulay sa ating pagkain. Kaya naman ang isa sa mga kaibigan nating chef and farmer na si Chef May Dolonius, very passionate sa pag-promote ng pagkain ng sariwang mga gulay sa pamamagitan ng Studio Plantmaed, isang plant-based nutrition culinary studio sa Laguna na naglalayong tumulong sa mga lokal na magsasaka at ituro sa mga kababayan natin ang iba't ibang paraan kung paano maisasama ang gulay sa pang-araw-araw na pagkain. Nagsimula ito 6 years ago nang magpa siya si Chef May na magkaroon ng isang plant-based lifestyle. At mula noon, sinimulan na rin niyang magbahagi ng iba't ibang nutrition courses sa kanyang farm para mas maituro sa marami ang wonders ng plant-based lifestyle. At sa pagdalaw natin sa kanya this week, ilang mga pamilyar pero kakaibang gulay recipes ang na-share niya sa atin. Kabilang na dyan ang very refreshing na uray and banana smoothie. So since tapos na tayong mag-harvest kanina ng mga gagamitin natin for our dishes today, let me first introduce you or show you all these ingredients that we'll be using. So since andyan na yan lahat na pamisen plus na, mag-start tayo sa smoothie. This is uray. Ito ay sobrang wildly grown to. Kahit saan na makaka-harvest kayo na medyo matinik lang, kaya medyo mag-iingat kayo pag gumamit kayo ng uray, no? So, pwede rin kayong gumamit ng kangkong or pwede kayong gumamit ng alokbati. 1 cup ng uray, 1 cup ng frozen banana, tapos 1/2 inch lang ng ginger, tapos 1 cup of ice. So, water naman, I don't use pure water. We use this, our own ginger, lemongrass, and pandan tea na ginagamit namin for our smoothie. Start with the uray, 1 cup, and then banana, and then with the ice, ginger na yan. So, okay. Send away. Parang pag nababanggit niyo, chef, yung mga ingredients, nai-imagine ko na napaka-complex ng flavor nito. So, in the morning, it's always important that you start before breakfast ng raw kasi nakakatulong talaga yan for digestion, for our gut. So, sobrang importante. Tapos, meron din kami palang ano dito, kangkong sa aming garden, no? So, ito yung gagamitin nating straw for serving the smoothie. So, instead na yung mga, kahit yung mga paper straw, chef, no? Mas maganda pa rin yung kangkong straw na naisip ninyo. Ang galing nun. This is our first smoothie, first recipe, Chef JR. I hope one day you'll try and enjoy it here. Bukod sa napaka-healthy na uray banana smoothie niya, naibahagi rin ni Chef May ang recipe na madalas siyang gawin gamit ang very common ingredient na sayote. And yes, hindi lang limited sa ginisang gulay at tinola ang dishes na pwede mong gawin dito. By adding other ingredients gaya ng luya, kamatis, wansuy, sibuyas, at kalamansi, pwedeng-pwede mong gawing itong sayote ceviche ni Chef May. We'll start with the sayote. Yan. Tapos, okay, then we put the tomato. Yan, itong tomato na ginamit na hinarvest ko, natanim din namin, is very local. Kung ito, yung medyo wala na heirloom na to eh. Ito yung tinatawag nilang kinalabasa. Tayo sa North, Chef JR, napakarami natin to sa North area. Right. Medyo dito tayo lumaki. Totoo po yan. So, and then we'll add the garlic. Okay. And then, ako kasi gusto ko pa rin yung sibuyas na pula. Yun nga sa probinsya namin, yung lasuna. So, yun pa rin yung hinahanap ko lagi. So, yun yung gagamitin nating onion dito. Para yung flavor talaga, very strong. So, we'll put na the coriander. Yan yung, of course, finely chopped again. Siyempre, kailangan kasi ang sili daw, yung medyo Mexican sili or yung medyo manghang. So, mas manghang naman ang ating labuyo. So, labuyo yung ginamit ko dito. Yan. Then, you just put it all together. And then, usually when we do this recipe, we use lemon or lime. But since we go local, syempre kalamansi tayo. And then the last is the oil. I always put the oil last, especially pag medyo cook or kahit nag mga ingredients na bine-blender,
we always make sure the oil yung last kasi hindi natin gustong maluto si oil, especially kung magbe-blender procedure tayo or magluluto, kasi hindi natin gustong masunog si oil kasi dyan nag-start ang cancer. And then you just mix it all together. Naamoy ko na ang sarap. So, kung gusto mo din lagyan ng mint para mas fresh, JR, pwede ka rin mag-experiment lagyan or add spring onion kung may available ka din. Tapos, para medyo may drama, isa-serve natin siya sa lalagyan ng aming pinya. Siyempre, nasa tatlong probinsya ako, no? So, kumuha ako ng mga gulay na matatagpuan sa iba-ibang area namin dito. So, siyempre, yung pinya, very famous sa aking kapitbahay na probinsya na Tagaytay. So, dito natin siya ilalagay. Dahil gulay yan, medyo aartehan na rin natin ang presentation. Para medyo mas interested talaga silang kainin. Tapos, dito rin sa amin, marami rin kaming, yan, yung mga butternut. I'm sure, marami nang nakakaalam yan. So, you can just add like that. Then, you can have this dish. Yan. Okay na siyang appetizer. Since kasi marami kaming sayote, ang ginawa ko, nag-spiralize naman ako. So, yung natira natin dito na ceviche na mix na, we will add it. Nandun yung flavor, pero pag sinurb, hindi nila sasabihin, sayote na naman. So basically, may dalawa kang dish. Meron kang serve into a pineapple bowl, and then you have a noodle. Ito na po yung ating dish, ceviche, sayote noodles. At yung isa ay ceviche in pineapple bowl.